dito na ako sa workshop. Gandang umaga sa inyo lahat. Welcome to my YouTube channel. Nandito na naman po ako sa workshop. Ito po yung pinaka repair area. Yan, mga PCB nire-repair. One of this day, i-con ko sa inyo, ituro ko or mag-video ako tungkol sa how to repair the PCB. Paano gumawa ng mga PCB na yan. Actually, sa totoo lang, di naman ako electronics technician. Aircon technician ako. Pero may konting kaalaman sa pag-repair ng PCB. Natuto, sa pagtuturo ng aking mga kaibigan, especially kay Master Tomas. Master Tom, shout out. Siya ang nagbibigay sa akin ng mga tip paano mag-repair ng PCB. Ngayon, ito yung aking ginagawa, pinag-testingan, skeleton. Yan, PCB, mga panmotor. Medyo nahihirapan ako kasi hindi naman ako electronic technician. May basic lang alam ko sa how to repair the PCB. Sa awa naman ng Panginoon nagagawa naman kahit paano. Medyo mahirap lang pero tanong-tanong. Lalo na kay Master nga, siya yung pinaka natatanong ko pagdating sa mga teknisya sa repair ng electronics ng mga PCB. Ito yung mga nagawa ko na. Mga error yan. Maraming error to. Baka sa isang araw, pag medyo malamig na at din ako makakalabas, i-con ko. Gawin natin. Ituro ko rin sa inyo kung paano ako, pakita ko sa inyo, hindi pala ituro, pakita ko sa inyo kung paano ako mag repair ng PCB. Hello guys, magandang hapon po. Punta kami ngayon sa customer, may binigay sa amin tawag. Actually ito napunta na namin dati sa Sihat. Ngayon ang problema niya yung fan motor, hindi gumagana yung fan motor. Kaya punta namin para i-fix yung fan motor niya. Samahan niyo ko. Kasama ko pala si Uncle Damar, my co-partner. Punta muna kami ngayon sa Sihat. Okay? Hello guys. Punta kami ngayon sa Sihat. On the way na kami. Punta Sihat. In 300 meters, keep right to stay on Prince Naif bin Abdulaziz Road. Umami kami ng location. Keep right to stay on Prince Naif bin Abdulaziz Road. In 400 meters, turn left onto King Khalid Street. Turn left onto King Khalid Street. Take the next right onto King Khalid Street, then turn right onto 20A Street. Continue on King Khalid Street for 1 kilometer.
600 meters, merge onto Dullinger-Bile Branch Road. Hello guys, medyo malayo pa yung aming biyahe. Ilang minutes pa to. Merge onto Dullinger-Bile Branch Road, then take the ramp on the left to Dullinger-Bile Expressway. Hello guys, yun nga, bali dito na kami sa Seyhat. Malapit na kami sa bahay ng customer. Your destination is on the right. Your destination is on the right. Here, uncle? Maybe here? Maybe. Ah, this one. This guy. Okay. Okay po, tawagan ko lang po muna yung customer para lumabas siya. Ano, Rowell Katip. Assalamu alaikum. Alin. Madir, ano sa iyo video ha? Ha? Ano sa iyo video ha, dagata? Video? Ayun. Ha? 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 Alin, ano sa iyo ba dila da? Marwa. Hindi na mo. Dito na kami sa bahay ng customer. Yeah. Ano sila? Ha da, mapimuskil. Ano, AG po? Mapimuskil ha? Baba? Yalaro. Shukran. Salam. Bismillah. Assalamu alaikum. Ah, yan. Ito po, dito na ako sa loob ng bahay ng customer. Ayun ang aircon. Pwede to. Pwede yung aircon. Ang panmotor niyan. Ayan yung panmotor niya. Masyado siyang madumi. Stuck up yung panmotor. Medyo mahirap siyang tanggalin kasi kailangan i-open lahat yung cover. Kasi kailangan tanggalin yung panblower kasi madumi. Center ang kalpi screw hina center ha. Sawasawan ta. Wait. Ayun. Iwan screw there. Ito yung pampalit niya. Ito yung bago yung panmotor. Ito. Ayun. Yung part number niya. Ayan yung panmotor niya. Masyado siyang madumi. Stuck up yung panmotor. Medyo mahirap siyang tanggalin kasi kailangan i-open lahat yung cover. Kasi kailangan tanggalin yung panblower kasi madumi. Center ang kalpi screw hina center ha. Sawasawan ta. Wait. Ayun. Iwan screw there. Ito yung pampalit niya. Ito yung bago yung panmotor. Ito. Ayun. Yung part number niya. Ito yung bagong panmotor. Ito
Hello guys, napakadumi ng unit. Ito yung pan motor nya, papaltan, stock up sya. Ito yung mga screw nya. Grabe, sobrang dumi. Sobrang dumi nya. Sobrang dumi. Mahirap tanggalin, alangan yung pesto. Pero problema na ito, napakadumi ng indoor ng evaporator. Bahal lang natin ang freon. Tanggal na natin yung blower. Fan motor na lang ang tatanggalin natin para mapalitan. Medyo kayo natin. Sige, update ko na lang kayo pagkada ibaba ko ito. Grabe, oh, sura, oh. Yan po, nalinis na natin yung pinagtanggalan ng pan motor. Yan, nalinis na siya, pati yung evaporator, nalinis na rin natin. Yan, ready to fix na yung pan motor na bago. Medyo, kita nyo, yung dumi. So, yun siya, Uncle. Ito po yung defective pan motor. Yan. Yan ang defective niya. Okay. By the way, isa palang kwan, yung bagong pan motor, iba yung clip niya. Ito. Yan. Ang luma niya. Ganito. Kaya ginawa ko, pinutol ko na lang siya, dinugtong ng panibago para mag-join lang siya. Okay? Pre-fix ko na yung pan motor doon sa taas. Guys, yan po. Nakabit na namin. Tinesting na. So, para okay naman. Ayan. Okay na siya. One more. Defective. Hello. Naam. Tape para kalam. Hmm? Tape. Tape, inshallah. Hello guys. Yun. Sa wakas, natapos din ang kapagkabit namin ng pan motor. Indoor pan motor. Ayun, nagbayad naman yung customer. 1,500. Ang suma total ng kanyang babayadan ay 1,495. Meron 5 real na hadiya. Shukran. Wait, gawin muna ako ng resibo. Grabe ang kapag tanggal na yun ang pan motor. Mahirap magtanggal ng pan motor. Sobrang dumi pa ng indoor unit. Kaya tagal. Linis pa. Start na natin. Yun. Bali ngayon, gagawa ko na siya ng resibo na 1,495. Today is... Tarik today, Uncle, 29? Ha? 30. 30? Oh, malis. 30 na pala ngayon. 05, 04, 8, 06, 7, 36. Change. New. Pan motor. Ang pan motor natin, 1,000 real.
Tapos yung service fee. Service fee 300 plus yung bat natin ay 195. 15% bat. Ang model niya RD50SC. Job order number 132423. Tapos ito pa kailangan daw may takak nito, tatatakan pa nito. Tapos chichika ng spare parts. Ito pa yan, may kailangan pa nito tatak. Okay, yan. Ito na, job order. Finish. Almost, gano'ng katagal yun? Tagal din. Kinamon ng tubig. Bismillah. Yan guys, tapos tapos tayo rito. Meron pang isang binigay si Buder. Puntahan daw namin yung isang customer na nakulit. Ginawa na yun, actually ginawa na yun sa workshop. Pinatanong ko compressor eh, mag-error daw. Check muna natin. Sabi niya error E5 ba o H5. Right, then, tingnan natin. Habang si Tamar yun, binibigyan niya yung patura doon sa customer. Kita niya ba? Tago si Damar eh. Yan. Yan si Uncle Damar. Yan yung aking masipag na partner. Okay? Yes. Yan. Okay guys. Bali. Kala tayo. Hindi pa tayo sa ibang customer. No. Yon guys, bali tawagan ko muna yung ating kan. Ating customer na isa para malaman natin kung saan yung location. Saglit lang, ikuha ko muna. Tawagan ko muna po. Habu. Yan po, bali natawagan ko na yung isang customer namin. Bali Abdullah Pawat siya. Nag-send na siya ng location. Yan ang puntahan namin. Kailangan sa oras, alas 3 na. Drink already? Yeah, I think already ako. Mainit pa yung oras. Araw, direct pa siya. Pero alas 3 na. Yung mainit-init. Ngayon, nandito kami sa Sehat. Sa may tulay. Ayan, yan yung tulay ng Sehat. Hindi, punta tayo sa Damam. Damam, bali ang kung ano, ng Ireno, Damam, Abdullah Pawad. Yan, Uncle, hi. Yes, hi. Shout out, your family leader in Nepal. Hi. Medyo, traffic siya. Stoplight pala, stoplight. Go na, okay? So, okay. Tuwi
take the next left at Anjabail Branch Road. In 600 meters, slight left onto the ramp to Anjabail Expressway. In 500 meters, slight left onto the ramp to Anjabail Expressway. Slight left onto the ramp to Anjabail Expressway, then merge onto Anjabail Expressway. Continue on Anjabail Expressway for 7 kilometers. Hello guys, kwentuhan muna tayo. Habang ako yung nagdadrive. Yun nga, tapos na natin yung Fuji na almost ilang pwede yung naghintay ng panmotor. Problema niya panmotor. Palitan na natin. Malayo-layo pa naman yung ating biyahe. Siguro i-call muna natin, cut muna natin para makasave tayo ng battery. Medyo malayo-layo pa. So, i-call ko na lang kayo mamaya. Pagdating doon sa area, i-update ko na lang kayo kung ano yung ating gagawin doon, kung anong problema ng unit, ano yung kumpleto na customer. Yun lang naman eh. Yun ang pang-araw-araw natin trabaho dito sa Kaharian, sa gitnang silangan. In 3 kilometers, take the exit toward King Fahd Road. Iba't ibang para customer ang ating na-encounter. May mabait, may matapang, may sirang. Ganun lang naman eh. Pero meron naman marami din naman mababait. Saka depende rin naman yan. Pagka mabait yung nadating, siyempre, mabait yung nadatnan. Diba? Tapos yung na-encounter natin problema, iba-iba din. Merong simple trouble lang, minsan defective customer, malimit. Pero kailangan lang analyze yung problema, ano yung kinukomplain ng customer, tapos focus ka agad dun sa kung ano yung complain ng customer. So yun, di bali, maya ulit. Bago. Okay, pwede. Diyan lang kami sa baba. Assalamualaikum, Baba. You came before, like, remember? I don't know. You did not know? Yeah. I remember you. Well, no? Yeah. This, they took it. Yeah? An assassin. Yes, sir. Office. And they changed the compressor. They said, this is great. Yeah? The other guy. Yes, and sir. And then they send check and they clean and... But again, E5 and not no pull. No pull.
Coming error E5. Very hot, yeah. Oh, we check, sir. See the building. Okay. Okay. Where is the AC, Baba? Up. The roof. Sa taas, sa rooftop. Hindi ko tayo ang AC sa rooftop. Sucker, Baba? Okay, Baba. As of now, the pressure is 130 psi. The current ampere is 11.5. The prion is okay, sir. The function here is okay. The fan motor is working fine. Why we can E5 all the time? That's why we need to check, Baba, because as of now, it's working fine. Yeah. Maybe the other guy, Gary. Yes, sir. Filipino or Hindi, ada. Hindi, yes, sir. Indian guy. And his name Gary. Nam? His name. His name yes. Miraj. Miraj. Yeah. What's up, na Baba? Yeah. Working good. See, ampere is 11 only. The why pressure is during the night. It's happened if the current is coming low voltage, coming error E5. We put it all the time, 22. 22. Time because 22 all the time because the air is different. Now it's winter start. See? PSI still 11.1. Hello guys, bali kwan. Chine kung lahat yung pipe niya yung they get this number before. Yeah, Baba. Okay naman lahat, prion, ampere, fan motor, it's working fine. Okay, Baba? Okay. If there is a problem, just call company. Okay, Baba? Okay, Baba. Bye-bye. I didn't call your dealer. Okay, Baba. Okay, pa-uwi na po kami. Bali, wala namang problema yung arko niya. Okay naman. Yes, sir. I know. Okay, sir. I will close the door. Car. Okay. Close na po ang pinto. Sabi niya sarado daw. Ayan. Okay. Ali. Okay, nakapin na. Ayo. Okay po. Bismillah.